Likha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karapatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang alan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Binagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang alan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ating ginugunita si San Ignacio ng Antioquia. Isang dakilang obispo at martir ng simbahan. Kilala siya bilang isa sa mga unang tagapagtanggol ng pananampalataya at isa sa mga pinakamahalagang ama ng simbahan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagbibigay sa atin ng malalim na halimbawa ng katapangan ng pananampalataya at ng pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, dalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwa ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang dakilay dito nakamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban.
Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isakatutuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay ang pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambulin. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagbiligtas. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba.
Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na malakas ang mga pahayag na binitawan ni Jesus. Katulad ng mga sinabi niya kahapon, ngayong araw na ito, malakas din ang mga pahayag ni Jesus laban sa mga iskriba at mga pariseyo. Ipinakita po niya doon sa mga iskriba at mga pariseyo ang kanilang pagkukulang at ang kanilang pagkukunwari. Ganun na rin po yung hindi nila pagkilala sa mga tunay na propeta ng Diyos. Dito po, napapanahon pa rin ito sapagkat tinatawagan tayo na maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Maging mapanuri tayo sa ating mga puso. Una pong punto na ating pagninilayan, yung tungkol po sa pagkukunwari. Ang dalisay pong pananampalataya, hindi nagkukunwari. Sabi po ni Jesus, sa aba ninyo, sapagkat ginagawa ninyong mga libingan, ang mga propeta na pinatay ng inyong mga ninuno. Ang tinuturo po ni Jesus, yung kabalintuunan na habang itinatayo ng mga eskriba yung mga libingan ng mga propeta, sila rin ang tumatanggi sa mensahe ng mga propetang ito. Pinararangalan nila mga patay na propeta, ngunit hindi nila tinatanggap ang buhay na mensahe ng mga ito. Ang mensahe po ay totoo rin sa ating panahon. Minsan po, madali rin parangalan yung mga nakaraan, yung mga simbolo, ngunit hindi tayo nakikinig sa tawag ng Diyos. Pwede rin sabihin natin na tayo ay nananampalataya sa mga sinasabi ng Panginoon, subalit hindi naman natin ito ginagawa. Hindi naman isinasabuhay. Ang tawag ng Panginoon ngayon, sa oras na ito, maging totoo tayo. Pag sinabi pong totoo, yung sinasabi, yung pinaniniwalaan, ay katulad din ng ginagawa. Walang halong pagkukunwari. Yun ang dalisay na pagsunod sa Panginoon. Walang halong pagkukunwari. Pangalawa, nakikinig. Kapag dalisay kang tagasunod ng Panginoon, hindi ka nagkukunwari, ikaw ay nakikinig. Sa Ebanghelyo po, sinabi ni Jesus na ipinadala ng Diyos sa mga propeta upang magdala ng liwanag. Ngunit sila ay madalas na tinatanggihan at inuusig. Ngayon, ito po yung tanong sa atin. Nakikinig ba tayo sa tinig ng mga nagpapahayag ng katotohanan at ng kalooban ng Diyos sa atin? Nasaan ba yung katotohanan? Maririnig natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? Ang Diyos po ay patuloy na nagpapadala ng mga propeta sa ating buhay. Iba't iba yung taong pinapadala niya. Maaring yung mga alagad ng Diyos,
maaring yung iyong ama, maaring ang iyong ina, maaring ang iyong kasamaan sa trabaho, yan ang pinapadala ng Diyos sa buhay mo. Subalit, nakikinig ba tayo? Minsan kasi, ayaw nating makinig sapagkat alam natin na hindi tayo komportable sa kanilang sinasabi. Kinakailangang yung ating puso ay maging bukas, handang makinig upang maging tapat tayo sa ating pananampalataya. At maaaring manggaling nga ang mga taong pinapadala ng Panginoon, huwag na tayong lalayo. Yung nasa paligid natin, tumingin tayo, yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga payo para sa ikabubuti mo, huwag mong tanggihan. Sapagkat baka nangungusap ang Diyos dyan. Masakit man itong tanggapin, yung katotohanan, minsan masakit tanggapin, pero nangungusap ang Diyos sa katotohanan kahit masakit tanggapin. So ang dalisay na pagsunod sa Panginoon, walang halong pagkukunwari. Ang dalisay na pagsunod sa Panginoon, kinakailangang makinig ka, nakikinig ang isang taong sumusunod sa Panginoon. Kasama rin po dito, isa rin sa matinding po na ni Jesus sa mga eskriba, yung kanilang pagbibigay ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit hindi sila handang tumulong upang magaan ang mga ito. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin. Kumbaga, puro salita, hindi naman tumutulong sa gawa. Ang isang tunay na tagasunod, dalisay ni tagasunod, hindi lamang magaling magsalita, magaling gumawa. At yan ang isang tunay na Kristiyano-Katoliko, hindi lamang puro salita. Tinatawagan tayo ni Jesus na isagawa ang pagiging maunawain, pagiging mabait, pagiging bukas palad, handang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihina, sa mga nagkukulang. At yan ang tunay at dalisay na pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang sa pagsisimba, kundi ang extension ng pagsisimba ay kapag ikaw ay nagiging mabuting Kristiyano sa labas ng simbahan. Tapat ka sa Diyos. Nagpapakita ng habag, nagpapakita ng pangunawa sa mga taong nabibigatan. Kaya mga kapatid, ang dalisay na tagasunod ng ating Panginoon, sabi nga po sa ating mga pagninilay ngayon, una, walang pagkukunwari. Pangalawa, nakikinig. Pangatlo, nagpapakita ng awa. Gumagawa. Sabi nga ng isa naming profesor, nasa Diyos ang awa na laging gumagawa. Nasa tao ang gawa na laging nagtitiwala. Hindi lamang basta naniniwala ka, gumagawa ka rin. Nagsasabuhay ka rin. At isa po sa halimbawa ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ang ating ginugunita ngayon si San Ignacio ng Antioquia. Si San Ignacio po ay isang obispo at martir ng simbahan. At modelo po siya sa pananampalatayang walang takot. Bakit po? Sapagkat sa gitna ng matinding pong pag-uusig, persecution sa mga Kristiyano, hindi siya natakot na ipahayag ang kanyang pananampalataya. Habang siya po'y dinala patungo sa Roma upang ipako sa krus at harapin ang kamatayan, sa pamamagitan ng mga mababangis na hayop, isinulat niya ang 7 liham sa iba't ibang Kristiyanong komunidad. At sa mga liham pong ito, binigyang din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng simbahan at yung papel ng obispo bilang tanda ng pagkakaisa. The bishop as a sign of unity in the community. Ang kanyang pananampalataya pong walang takot ay isang hamon sa atin. Natularan din siya na kahit na mahirap ipahayag, kahit mahirap ipagtanggol ang ating pananampalataya sa isang lipunang maaaring tutol
Ngunit katulad nga ni San Ignacio, tinatawagan tayo maging matapang, huwag matakot. Ang isang sumusunod sa Panginoon, hindi natatakot. Pangalawa, yung pagmamahal po kay Kristo at sa Eucharistia, isa po sa taninyag na pahayag po ni San Ignacio, ay tungkol po sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia. Ano pong sinabi niya? I am God's wheat, ground by the teeth of beasts, that I may become pure bread for Christ. Sa harap ng kanyang kamatayan, tinanggap niya ang kanyang kapalaran bilang isang paraan ng pakipagkaisa kay Kristo. Tayo rin mga kapatid, ang iba sa atin may mga sakit, may karamdaman. Gawin natin itong tandaan ng pakipagkaisa kay Kristo. Para sa kanya, ang tunay na pagkain ng buhay ay si Kristo mismo, ang tinapay ng buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy nating banal na misa, mamaya tatanggapin natin si Jesus. Naway maging malalim din ang ating pananaw sa Eucharistia, sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Isang paalala sa atin ng kahalagahan ng Eucharistia sa buhay natin. Na sa bawat misa po, tayo ay inaaniyahang makibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Naway ito'y magpalakas ng ating pananampalataya. Naway magbigay ito sa atin ng biyaya upang ating, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano-Katoliko, tunay nga masabi nating, ako ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan, katulad ni San Ignacio ng Antioquia. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging matotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ng mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mga mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Alay sa'yo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumatanggap at tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis. Sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol
at ng lahat ng mga banal kasama si San Ignacio ng Antioquia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag may pahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayurin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus pangkain namin, inumin namin ikaw din, Espiritu'y sacramento.
ang ibig mo ay totoo. Ang ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa pagtitipon sa kapwa, sa hirap at sa hinawa, available na po ang ating All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, ang mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza saan man lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tu Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.